para maging may sakatuparan ang programa ito. Unang-una po ang ating partner sa programa ito, ang IOM, represented by Ms. Christine A.D. At ang lahat po ng trabaho sa OPAPP, TESDA, at ang lahat ng ating mga partner agencies at mga NGOs. Napaka-swerte po ninyo dahil kayo ang mga napili na maging estudyante para sa skills training na binigay ng ating gobyerno para sa inyong lugar. At sana po yung inyong natutunan sa technical skills training na ito ay talagang magamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na kabuhayan at halinaway makatulong sa patangat ng inyong economic condition sa inyong mga respective families. At sana po huwag niyong kalimutan na ang gobyerno tinulungan kayo and someday sana kayo naman tumulong din sa iba na makakailangan din ng inyong tulong o yung inyong natutunan na skills dito ay maipasa din ninyo sa mga probably kamag-anak ninyo, pinsan, mga kaibigan para lumawak lalo yung skills training nito na naibigay sa inyo ng gobyerno. Alam niyo po, hindi ito libre. Actually, sa inyo libre, pero ginastusan ito ng ating mga taxpayers. Malaking halaga po. So magpasalamat po tayo sa lahat ng mga taong nagbayad ng taxes nila para maging mabayaran ang training na nakuha ninyo. And even this event, no? Lahat ito bayad, wala namang libre dito sa mundo eh. Lahat ito binayaran ng ating mga fellow taxpayers. Kaya po, pagyamanin po ninyo yung inyong matatanggap o natanggap na training at sana maging instrumento kayo ng pagpapalaganap ng kapayapaan sa inyong mga respective places. Sabi nga po ng aming Secretary Jesus Duresa, we can sign 1,000 peace agreements, but if we cannot provide economic interventions to the people in the countryside, especially those conflict-affected areas, these signed agreements would come to naught. O baliwala ito, mga to, kung walang makinabang ang ating mga kababayan. At kayo kasama na doon sa mga nakinabang because of the ongoing fruits of peace ng ating peace process. Kakapasalam ng Bangsamoro Organic Law, siguro naman na mamonitor po ninyo, hindi po ba? At ito ay dadaan sa plebiscite. Pagkatapos nun, pagka lumabas na ang resulta, magiging in place na ang bagong autonomous region sa Muslim Mindanao. Magpapapalitan na yung dating autonomous region in Muslim Mindanao. Sana we are all hoping and praying that this new Bangsamoro government will be more successful than the previous or than the current autonomous region in Muslim Mindanao dahil sa kanilang success ay mag-translate sa economic, better economic condition para sa mga nasasakupan nila, para sa kapatid nating mga Bangsamoro, mga Muslims, at mga Christians na nakatira doon sa lugar na yon. And in the larger picture, para din sa ikabubuti ng ating bansa. At ang magiging resulta ng bagong autonomous region ay magiging modelo para sa ibang areas pa in the country that are also aspiring to have their autonomy. And I'm referring to the Cordillera Autonomous Region doon naman sa Luzon. They have keenly watched this development in the crafting of the Bangsamoro Organic Law and pretty soon they will also push forward yung kanila naman adhikain sa kanilang sariling autonomous region. Napakarami pong paggagawa ng gobyerno kapag ang ating bansa ay mayroong kapayapaan. Kasi imbis na gamitin ang pera sa gyera,
o sa expansion ng military hardware, expansion ng military equipments, ng mga personnel, eh di mapupunta na sa economic activities yung pera ng gobyerno. So, tulong-tulong po, pagtulong-tulungan po natin na ma-maintain ang ating kapayapaan sa ating bansa para maiwasan yung paglaganap ng mga masasamang loob, extremists, like what happened in Marawi, alam naman po ninyo, lalo na kayo dito sa lugar niyo, no? Baka may mga meron pa dito na naging biktima dun sa nangyari sa Marawi. That happened because well, the government also has its share of the blame, but the people in Marawi also have a share of the blame. Kasi hindi sila kumikibo while lumalaganap dun yung naglalakad-lakad dun yung mga extremists. And so, the rest is history. Ngayon, tuloy ang nangyayari. Pero kung pagtutulong-tulungan po natin ang pag-maintain ng kapayapaan sa ating bansa, malayo po ang mararating ng ating bansa. Alam po, ang bansang Pilipinas ay napakayama sa lahat ng resources, natural and human. At nakatanga nga po na ang ating bansa ay mahirap pa hanggang sa ngayon, samantalang isa tayo sa pinakamayaman na bansa pagdating sa natural resources. I would like to congratulate all of you sa inyong tinapos itong nakaraang kalahating buwan ba? Half month? Or 1 month? 15 days sa kalahating buwan. Diretso ba yun? Walang day off? Okay. So, alam niyo kung binayaran niyan, medyo mahal din yan. Kaya, again, pinabati po namin kayong lahat sa inyong pag-graduate dito. At I understand, meron din kayong matatanggap na mga tools and kits, di po ba, para magamit ninyo sa inyong natutunan na skills. So, in behalf of the Secretary of the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, and the rest of the workers in the peace process, IOM, our partner in this program or project, maligayang graduation po sa inyong lahat at pagpalain po sana tayo ng